Hi! Hello mga kalasa! Mahilig ka rin ba sa panghimagas? Mayroon ka ba dyang malagkit na giniling at sa kabuko? Tara, gawa na tayo. Maglagay ng 2 cups ng glutinous powder sa mixing bowl at 1/2 cup na asukal, asin, ihalo at lagyan na rin ng gata. Ituloy lang ang paghalo hanggang sa matunaw yung glutinous powder at the same time yung asukal na rin. Habang ginagawa natin yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Maglagay na rin tayo ng vanilla. Ihalo lang din hanggang sa makumbay yung vanilla sa ating mixture. At maglagay na rin tayo ng 1 cup na buko. 2 pirasong buko yan dahil medyo maliit ang laman ng buko. Kaya na 2 siya. Depende naman sa laki. Pero 1 cup lang. Kung marami kang buko, mas maganda. Pagkatapos yan ihalo, ilagay na natin yan sa ating molder. Maglagay tayo ng dahon or any, pwede rin foil kung wala kang dahon o kaya ay parchment paper para hindi tayo mahirapan mamaya pagka nagtinanggal o naluto na madali siya tanggalin kasi may posibilidad talagang didikit yan sa molder. Pagka tayo ibulagay na lang natin yung ating mixture at i-steam natin yan ng mga at least 45 minutes to 1 hour. At siguraduhin mo lang din na makulo na yung tubig ng steamer mo bago mo siya ilagay. Habang inaantay natin yan maluto yung ating kakanin, gagawa na tayo ng toppings. Mani ang dudurugin natin para yun ang maging toppings. Pwede rin yung latik. At gagamit tayo ng food processor para mabilis siya madurog. Ini naman nga gamit mo or blender pwede rin pero kaya dahil kunti lang naman sa maliit na lang na blender tayo gagamit. At ito na mga kalasa yung ating kakanin na napalamig ko na rin siya dahil naluto na. Ilagay na lang natin yan sa ating serving plate at putulan natin yung excess na dahon. Tanggalin lang natin para hindi na makakaaya-aya naman siya tingnan. Pagkatapos niyan lagyan na rin natin yan ng toppings. Yung ginawa nating peanut o mani. Ibudbud na lang natin yan sa taas at hihiwain na rin syempre para makain na rin na o matikman na natin yung lasa na yan dahil talaga namang napakasarap yan at napakasimple lang at sobrang dali lutuin. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, presenting yung ating masarap na panghimagas na talaga namang simpleng-simple lang at napakadali niyang lutuin pero sobra din naman ang sarap. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo rin itong gawin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!